Uspusan na ang paghahanda para sa taunang traslasyon ng Pong Nazareno sa Biyernes. Dodoblihin ang mga ilalagay na pulis sa ruta ng prosesyon para tiyakin ang kaligtasan ng mga deboto. Di Bandila mo maan makapagal. Taong paghila ng mga ihos ng Poong Nazareno, kabisado na halos ang galaw sa paghatak ng lubid. May galaw kasi itong dapat kabisaduhin, lalo na ng mga debotong baguhan. Imbes na sa bawat barangay ang practice nito, dito na mismo sa harap ng simbahan nag-practice ang mga ihos. Tatlong araw na lang bago ang traslasyon. Nakikita natin na napakaraming mga kabataan at mga bagong sumasali sa prosesyon na hindi alam kung paano ang galaw. Minabuti nung pamunuan kasama ng mga presidente ng mga ihos na ipakita, i-demonstrate. Inaasahang aabot sa 15 milyon ang daragsa sa traslasyon sa Biyernes. Pumatak kasi ng Biyernes at malapit pa sa pagbisita ng Santo Papa. Kaya naman dodoblihin ng Manila Police District ang mga ilalagay na pulis sa buong ruta ng prosesyon. 90% nagdagdag po tayo ng deployment. Nag-install din po tayo ng mga additional na camera. Pagdating ng Santo Papa dito sa Pilipinas, maraming mga Katoliko na napukaw ang damdamin at tingin namin ito'y makakadagdag. Kadalasan namang dahilan ng pagkasugat na mapaan ng mga deboto ang mga natitibo mula sa basag na bote ng soft drinks, talim mula sa tansan o stick mula sa banana queue. Ayon sa MPD, bilang pag-iingat na rin, ipagbabawal ang mga vendor sa ruta ng posisyon. I-clear po natin ang lahat po ng kalsada, ali na dadaanan po ng prosesyon. Kapwa panawagan ng simbahan at pulisya, makiisa ang mga deboto para mapanatiling mapayapa ang traslasyon 2015. Maan Makapagal, ABS-CBN News.